guys! Welcome po sa akin channel. I'm Annalyn and for today's video ay dito ay sa labas. Papahangin sa labas dito sa park. Sa park ng Taipei na malapit sa Taipei 101. Yan. So, ang ating vlog-vlogan ngayon ay sagutin ko yung mga ibang nagtanong sa akin tungkol dun sa magkano ang salary ko dito sa Taiwan as a factory worker. So, paano nga ba at paano makarating dito? Paano mag-apply? Ano ang agency? Ano ang company ko? And, yung totoong sahod ko dito sa Taiwan as a factory worker. Una guys, ang agency ko sa Pilipinas ay Conor & Wison. Ang Conor & Wison ngayon ay sarado na. So, hindi ko alam kung ano ang ipinalit nila. Tapos marami namang agency na papunta dito sa Taiwan. Ngayon, wala pang mga agency na nagpapaalis. Kung meron man, kung sino mang nakakaalam na may agency na nagpapaalis papunta dito sa Taiwan, please paki-comment naman para mabigyan natin ang idea yung ibang nagtatanong yung gusto mag-apply na papunta dito. Salamat po sa inyong magko-comment. And ang company ko dito sa Taiwan, Sending Tech. Dati siya ang Board Tech Electronics, pero ngayon parang nag-merge, ibang management na, which is Sending Tech na yung pinakapangalan ng aming company. Wala nang placement ang company namin. Kaya okay na, magaan na mag-apply. At doon pala sa mga nagtatanong na fresh graduate ng college. Okay po, okay yung ano, kahit naman hindi naman naghahanap ng experience. Okay lang yung fresh grad. Okay nga lang yung high school kasi sa akin ginamit ko high school para wala na masyadong maraming requirements. High school lang ginamit ko. Marami pong gumagawa niyan, high school grad lang ginamit. Wala namang problema. Okay lang yun. Yung sinahod ko nung vlog kong yun ay hindi talaga yun yung monthly na sinasahod ko. Vlog ko lang yun dahil gusto kong maka-inspire ng mga kapwa ko OFW dito na kung OT-OT naman ang company nyo at kung nagbibigay naman talaga ng OT, pasukan na natin para makasahod tayo ng mas malaki. Yun lang naman yung purpose ko dun. Hindi ako nagyayabang dahil ganun kalaki ang nasahod ko. Hindi ko naman po pinagyayabang yun. Gusto ko lang pong maka-inspire sa mga OFW na kung gusto mong makasahod ng malaki, pasukan mo lahat ng OT. Huwag tayong tatamad-tamad kasi nandito tayo para magtrabaho. Kaya ito na yung opportunity natin, ito na yung chance natin na pumasok ng pumasok hanggat kaya habang may OT ng binibigay ng company, pasukan natin ng pasukan. Kaya yun yung sahod kong yun, ang sahod kong yun nasa 47,000 NT. Dahil yun yung wala akong day off sa isang buwan na yun. Kaya yun, tinis ko yun, tinaga ko yun. Kaya nakasahod ako ng ganun. So, yun na din yung advice ko sa inyo. Kung kaya naman ang katawan nyo, why not, diba, na mag-OT na mag-OT. Kaya, para mas madali tayong makaipon at meron tayong maipadala ng malaki-laki sa Pinas. Sa vlog kong yun, about sa salary ko, na imposibleng ganyang kalaki ang sahod mo tas wala kang day off sa isang buwan. Hindi pwede yun sa law ng Taiwan. Hindi po. Kasi, legal po yung mga OT namin. Kasi hindi lang naman yung company namin yon ang nagpapa-OT ng dire-diretso yung walang day off. Hindi lang po kami. Marami pa pong company ganun. Na kung mag-OT sila, talagang umaabot ng 14 hours at isang buwang walang day off. Meron pong mga ganun. Hindi lang po kami. So, ngayon is medyo bumabalik-balik na yung sitwasyon dito sa Taiwan. Medyo okay na. Kaya ang pasok na namin ngayon is 5-1. 5 days na pasok and 1 day na day off. So bumalik na kami sa normal na pasok na papasok kami ng 5 days and 1 day day off. Wala na yung dire-diretso. So syempre, hindi ka na mag-expect na ganun pa rin kalaki ang sahod mo. Kasi normally kasi ang sahod namin dito is nasa 30 to 35,000 NT. Yun po ang normally na sahod namin. Yun na yung, pero may OT pa rin kami nun ha. May day off nga lang kami. Siguro 4 or 5 day off sa isang buwan. Sumasahod kami ng 30 to 35,000 NT.
So inuulit ko, hindi po monthly ganun ang sahod ko dun sa vlog kong salary review. Tsaka guys, depende pa rin yun. Depende pa rin yun sa company na mapupuntahan mo dito. Kasi hindi lahat ng company dito sa Taiwan is OT-OT. Meron talagang mga company na madalang OT, depende sa gawa. May company na maraming OT, pero depende pa rin sa department. May department na madalang lang. May department din na hataw sa OT. Kaya maswerte talaga. Swertihan nga talaga. Instead sabihin swertihan lang talaga sa company at department na mapupuntahan mo. So, at para din po sa mga nagtatanong kung kailan pwedeng mag-apply dito, so far wala pa po akong balita, wala pa po kaming alam kung pwede na mag-apply. Dahil kahit kami, hindi pa rin kami pinapayagang magbakasyon. Merong mga nakakailang taon na dito. At meron din na nag-end of contract na pero in-extend yung mga kontrata nila. Dahil hindi pa pwedeng lumabas ng Taiwan. Lalo na hindi pa naman lahat nababakunahan. Hindi pa lahat nababaksin. Kaya doble ingat pa rin. So yun lang guys. Sana kahit pa paano ay makatulong ako sa mga sa mga katanungan nyo. Sana nasagot ko ng very light ang mga katanungan nyo. Ngayon lang ako nag-vlog ng on the spot na talaga nito sa kalsada, sa park at maraming taong dumadaan. Sorry, hindi na ako magtanggal ng face mask dahil wala akong pulbo. Nagmamantika ang mukha ko, wala akong lipstick. Tsaka bawal magtanggal ng face mask dito sa labas. So, yun lang guys. Thank you. Thank you lang marami sa panonood ng video na to. And please, like, comment, and subscribe po sa akin channel. Kung may katanungan pa kayo, comment down below lang po. And please, hit the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod kong mga video. Kahit na paminsan-minsan lang ako nag-vlog, paminsan-minsan lang ako nag-upload, di ba? Basta ako yung kilikili ko, hindi na. Kasi nagtakad-takad ako doon. Dito ako. Ba't na ako? Sige. Bye-bye. God bless. Ingat po. Bye-bye.